Magandang buhay! Namiss kong mag-share ng niluluto ko dito sa TikTok, kaya eto, magluto muna tayo. Nagpainit ako ng pan, tapos naglagay ako ng olive oil. Dapat hindi masyadong malakas yung apoy, tapos isunod nyo na agad ilagay yung garlic. Fry nyo lang ng konti, tapos isunod nyo na agad yung sibuyas. Alam nyo ba, mas maraming sibuyas, mas masarap yung lasa. Tapos gisahin nyo lang mabuti. Isunod nyo na agad ilagay yung mushroom. Whole mushroom nga pala yung nabili ko, kaya hiniwa ko muna ng maliliit. Tapos ayan, isutin nyo lang mabuti. Mas gusto ko nga pala yung medyo naka-fry, kaya iniwan ko muna saglit. Para ma-fry lang siya at mas mabilis maluto. Kapag tingin nyo okay na yung pagkaka-fry ng mushroom, isunod nyo nang ilagay yung organic full cream milk ng Arla. Eto nga pala yung ginagamit kong milk sa mga niluluto kong pasta, lalo na kapag sa food ni Teo. Ayan, sauté lang ng konti, tapos maglagay na tayo ng konting paminta at konting Himalayan salt. Yung mga ginagamit kong herbs and spices sa panluto and sa Dolce Amore herbs and spices ko nga pala nabili. Eto, naglagay na rin ako ng Italian seasoning mix. Nasa bio ko nga pala yung link ng shop ng Dolce Amore. Depende sa inyo kung gano'ng karami yung ilalagay nyo. Next ko namang nilagay itong Spanish paprika powder. And ayan, imix nyo lang mabuti tapos hayaan nyo lang kumulo. Thankful talaga ako na nakilala ko yung shop nila, kaya marami akong nabili na healthy ingredients para sa mga food namin. Next kong nilagay itong cheese from Arla pa rin. Sa Arla ko bumibili ng mga ibang ingredients kasi organic. Etong cheese nga pala ng Arla, minsan masarap din siyang ipalaman sa tinapay. Tapos ayan, mix lang nating mabuti. And then, isunod na nating ilagay yung pasta. Yung pasta na gamit ko dito ay Saluyot. Organic din ito at made sa Saluyot. Sa BLW Ruby Pantry ko nga pala ito nabili. Nasa bio ko ulit yung link. Nag-e-expand nga pala to, kaya kahit konti lang yung lutuin nyo, kasi kapag naluluto siya, na-e-expand siya, lumalaki yung pasta. I-mix nyo lang tapos hayaan siyang kumulo saglit hanggang sa ma-absorb ng pasta yung pinaka-sauce. Ayan, haluin lang ulit mabuti, then okay na yan. Ready to serve na ang ating pasta. Ayan nga, at nagbaon pa nga ako. Syempre, titikman din natin.